mga kaharlito, welcome to my YouTube channel, Halamanan sa Liba! Green. Siya ngayon po ang ipopagate ko. Siya po ay crowded na sa aking pack. So, gagawin ko po siya tatlo. Ito po talaga ang aking mother plant. Ito ay 1 year na siya sa akin. Pero napakadami na po ng kanyang anak. So, sa ngayon po, magkakaroon ako ulit ng additional na 2 pack. Dahil 3 po ito, mananatiling mother plant po itong malaki. So, sisimulan na po natin kung paano ko po siya ipropagate at paano ko po gagawin ang kanyang soil mixture. Ito po ang aking soil mixture. Ang ginagawa ko po sa aking mga philodendron ay 50% po ang rice hull. And then, meron lang po akong 5% na carbonized rice hull. At ang pagdating naman po sa ating garden soil, ako naman po ay 40% na garden soil and then 10% po na vermicast soil. Ito pong aking vermicast soil, 10% lang po ang aking nilalagay kapag philodendron po ang aking propagate. Ngayon po, sisimulan na natin paano maghalo ng kanyang soil. 40% garden soil and then 45% na rice hull and 5% na carbonized rice hull. So, ito po siya. Halo-halo lang. Paghahalo-haluin ang mixture. Siguraduhin na wala pong nakakasamang African nightcrawl. Kasi kapag po meron African nightcrawl, hindi natin mapapansin, hindi po siya maganda sa mga bagong tanim na halaman. Ayaw po ng philodendron ang maraming African nightcrawl. Nabubulok po siya at nagiging mayat po siya. Dahil marami na po siyang mga old leaves, kailangan ko po ikat. 1, 2, ang dami yata old leaves. So, aking lang po siyang bubunutin para mas makita natin ang kanyang ugat. Wow! Ito po siya. Dahil sa dami na po ng kanyang ugat, babawasan natin. Ayan. Para siya po ay mag-start ulit ng kanyang panibagong pag-uugat. Ito po. Ito po ang aking mother plant. Ayan po, napakaganda po ng... Ayan po, makita natin. Ayan, napakaganda po. Masyadong... Ayan po, nasisiparig talaga siya. So,
sobrang safe niya para tumugo. Ayan po, bagay na bagay po siya dyan. Pero mas gusto ko siya rin. Ito naman po, ito siya. Nagkaroon din po siya dito ng bagong sanga sa ilalim. Sa ilalim po siya tumubo. So, napakaganda po talaga ng kanyang pagkatubo, ng pagkasuloy sa ilalim. Sobrang na-overwhelm ako dito dahil grabe, maganda. Ayan. Ngayon po, ito na po yung maiiwan natin na puno niya. Ayan, parang hindi pa rin siya nababawasan. Ayaw ko po siyang pumangit. So, kailangan ko po siyang baguhin ulit. Tatanggalin ko po ang lumang roots. Ayan po, kasi magiging crowded lang po siya dyan sa loob. Hindi na po siya useful. So, kailangan na po natin siyang tanggalin. Mabilis po siyang gumanda, kinukuha ko po ang mga old leaves niya. Yan. Yan na po. Ah, looks so great. Ito naman po yung pangalawa. Siya babawasan ng ugat dahil ang ugat niya po ay katamtaman lamang para magkaroon ulit ng panibago. Ito po ay hindi ko didiligan sa araw na to dahil ang kanyang soil ay medyo basa pa. So, didiligan natin kapag medyo dry na ang kanyang soil para po iwas tayo na mabubulok ang kanyang bagong cut na part. Ayan. At ito na po ang aking pang-tatlo. Ito po. Sobrang ganda. Ito po sa akin ay, anong pa lang ito? Itong mother plant ko po ay 1 year na po ito sa akin. Before po kasi mag-lockdown noon, mayroon na po ako isang moonlight. Ito na po siya. Nasa akin na siya. Ngayon, naparami po na po siya. Sobrang dami niya ng anak. Napakapait niya po sa akin kasi